pong Jesus Nazareno, awit ng papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Ako ang muli pagkabuhay, ika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Iba po Jesus Nazareno, awit ng papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa anak, mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia sa Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus, bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo
ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako naman ito ang gilo mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mamahal. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Huwag kayong mabalisa,
Ito ho ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. At ano ba yung pagkabalisa? Masyado hong malalim ang pagkatagalog. Siguro kung matatas ka sa Tagalog, ay walang problema sa'yo intindihin ang salitang mabalisa. Ang isang salin po ng salitang mabalisa sa English ho ay anxious person. Do not be anxious. At sa panahon ho ngayon, madalas nating naririnig ang salitang anxiety. Nagiging anxious tayo sa isang bagay. At ano daw yung ibig sabihin ng anxiety? Ang anxiety daw po ay tinitignan na meron kang iniisip na masamang mangyayari. Na pwede o pwedeng hindi mangyari. Pero sa isip mo, parang nangyayari na ito. Nagre-react ka na sa isang bagay na wala pa. At minsan tayo din mga Kristiyano, nagiging anxious tayo sa mga bagay. Kabado tayo sa mga bagay na wala pa. Kabado tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya nagiging anxious tayo, kaya nangyayari, ang ating tingin ay lumalayo na sa Panginoon. Maganda rin o para sa atin bilang Kristiyano, ang paalala sa atin ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Anong paalala sa atin ni Jesus dito? Na sa kabila ng ating mga alalahanin sa buhay, sa mga iniisip mong problema na tila para sa iyo ang bigat-bigat at marami ka nang iniisip na worst case scenario sa isip mo, na iniisip mo na nangyayari na yung iniisip mo, kaya nababagabag ka. Nagkakaroon ka na ng emotional reaction sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ano ang sagot natin bilang mga Kristiyano? Manalig sa Diyos at manalig kay Kristo. At sa ating pananalig kay Kristo, pinaalalahanan niya tayo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na sa ating paglapit kay Jesus, sinasabi niya sa atin, ako ang daan. Kaya dahil siya ang daan, siya ang ating susundan. Pero ang daan ni Jesus ay hindi daan lamang na relax. Walang problema. Ang daan ni Jesus ay daan ng krus. Kaya kung titignan natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, siya ay may tangan na krus. Hindi na siya Nazareno kung hindi na siya may bitbit na krus. Si Jesus may bitbit na krus at ang daan niya ay ang daan ng krus. Kaya ang sabi niya, kung sino man gustong sumunod sa akin, anong kailangan niyang gawin? Sabi ni Jesus, limutin ang sarili, bitbitin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pero meron ding paalala si Jesus. Ang sumusunod sa kanya ay hindi niya iiwan. Sasamahan tayo ng Panginoon kahit sa daan ng ating krus. Papangunahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. Kaya sa ating paglalakbay, sa mga problema natin at suliranin, yung mga iniisip mong alalahanin, huwag kang mag-alala, nauna na si Jesus maglakbay sa iyo. Nauna na siya sa daan. Hindi na tayo o hindi kanya iiwan at pababayaan. Lagi nating kasama ang Panginoon. Kaya ang bilin niya, di ba, sabi niya sa kanyang mga alagad, nung siya'y umakyat sa langit, sabi niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa wagas ng panahon. Kasama natin ang Panginoon, hindi lamang sa kasaganahan, hindi lang sa panahon ng biyaya,
Pero sa panahon ng pagsubok, kasama natin ang Panginoon. Siya ang nasasaliga natin. Siya ang ating kinakapitan. Kaya, pag sa Panginoon tayo kumakapit, sa Panginoon tayo umaasa, Siya ang katotohanan. Hindi fake news ang dala. Hindi paasa, kundi pag-asa ang bigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, dahil Siya ay totoo at ang katotohanan, hindi paasa, kundi pag-asa ang patuloy na nananalig sa mga bagay na hindi pa dumarating. Ang patuloy na pagkapit sa grasya ng Panginoon kahit hindi pa natin ito nararamdaman. May pag-asa para sa ating lahat. Kaya ang Panginoon, dahil Siya ang katotohanan, iniimbitahan tayo ng Panginoon na hindi lamang sumunod sa Kanya, kundi patuloy na umasa sa Kanya, kumapit at manalig sa Kanya. At ang tao na kumakapit sa Panginoon, kung titignan mo, lagi siyang masaya. Kaya niyang ngumiti sa kabila ng mga problema ang kinakaharap niya. Kaya niyang tumingala sa langit. Kaya niyang maging mamuhay at mabuhay dahil si Jesus ang pinagmumulan ng kanyang buhay. Ikaw ba? Maganda kong tanong sa iyo. Sino ang pinagmumulan ng buhay mo? Si Jesus ba? Si Jesus ba ang kinakapitan mo? Siya ba ang pinagmumulan ng iyong buhay? Yung buhay na buhay, hindi yung tilay papatay-patay. 'Di ba? Pag si Jesus ang ating kinakapitan, si Jesus ang buhay natin, kaya nating maglakbay. Puno ng pag-asa, puno ng pagtitiwala, dahil ang Diyos ay kapiling natin. At kung ito yung bitbit natin, kung ito yung taglay-taglay natin sa ating buhay, sabi nga ay, wala dapat tayong ikapangamba. Wala tayong dapat ikabalisa. Dahil ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang kapiling natin, Siya ang bahala sa atin. We can place our cares, we can place our worries in front of God. The God who loves us, the God who cares for us. Wala tayong dapat ikabahala. Ang Diyos ang bahala sa atin. Yun ay pag may pagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya paalala sa atin ng Diyos, sa kabila ng ating mga iniisip, sa kabila ng nagpapabalisa sa atin, sa lahat ng nagpapa-anxious sa atin, ang paalala niya sa atin, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating itugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay,
naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa na walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo sa magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng kayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay ng alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng hayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ng alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay maging masayang kundi tumubo pa sa mga kalooban mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana,
sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Papa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng abig na kanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papatawad namin sa nagka kasala sa amin, at huwag mo kami ipagtulot sa tukso at yadya kami sa lahat tama sama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig.
Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because of me. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my love. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you need me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses in darkness, the force that sustains the unique joy of my heart. Joy of my heart.
Announcement. Pagdalaw ng Birhen na Antipolo sa Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10:00 AM na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6:00 PM na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School page, Facebook page o tumawag sa mga susumunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inungalag ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Apa?